Ito computational, hindi lang actually siya sa chemistry, pwede rin physics, pwede rin biology. Pero magpo-focus ako sa computational chemistry kasi yun yung alam ko. So, ang computational chemistry, ang ginagawa niya from a code, it will generate a specific type of data na mas understandable natin. So, papakitaan ko kayo ng isang magandang example. So ito ay paper ng isang estudyante from UP Diliman, and yung adviser niya is si Dr. Ricky Nelia. Si Dr. Ricky Nelia is also a graduate of UPLB pero sa US siya nag-PhD, and kasama ko siya sa organization ko sa UPLB, UPLB Chemical Kinetics Society. So nagse-specialize siya sa computational chemistry. So ito yung problem dito sa paper nila. Yung rice weevil, isa siya sa pinaka important pest ng rice kasi nagre-reduce talaga siya ng yield ng rice significantly. So gusto nilang patayin yung pest na ito. And yung mga monoterpenes, meron siyang known bioactivity against insects and pests. So ang ginawa nila, humanap sila dito ng isang protein sa rice weevil na pwede nilang i-target with monoterpene such that mapapatay nila yung or madidisrupt nila yung physiological and cellular response nitong rice weevil pero hindi maapektuhan ng tao and other animals. So kumuha sila ng isang enzyme receptor. Ang tawag sa receptor ay tyramine receptor. Ang tyramine receptor sa rice weevil ay hindi siya present sa mga vertebrates at sa humans. So meaning to say, kapag naglagay ka ng monoterpenes, ang madidisrupt lang is the function or the receptor of your rice weevil and not other animal, not higher order animals. So ang ginawa nila using computational chemistry, tiningnan nila kung makakadisrupt itong common monoterpenes natin dun sa enzyme na tyramine receptor from rice weevil. So ano ba yung mga common types of computational chemistry tools na pwede nating gawin? Unang-una sa lahat, yung homology modeling. Ang sinabi ko kanina, this is a tyramine receptor protein from the rice weevil at ito yung amino acid sequence niya. So ito ay readily available sa internet pero wala pa siyang crystal structure. Ibig sabihin, hindi pa well-defined yung structure ng protein. So sa homology modeling, from your amino acid sequence, mape-predict niya yung protein structure. So ito ang program na ginamit nila ay TASR. This is a free program. So pwede kayong gumamit nito for free for as long as you have your internet. So kung meron the amino acid sequence, nagkaroon sila ng protein structure which is very very important lalo na sa targeting ng molecules. Yes, Kuya Jeff. Okay, Marty. So there's actually a question that I pinned on YouTube. It's from Ma'am Gemma Mondoyo. So what she said was, what possible study can you suggest po, sir, regarding cell and molecular biology without using laboratory tools? Ito na. So I brought this up. So ito na po yun, Ma'am Gemma. So gaya nga po sabi ni Marty, there computational approaches po to chemistry, molecular biology, or physics. So ito po talaga, siguro Marty, ano ba yung mga basic requirements for them to be yan, actually, i-discuss ko yan after nung second kung ano. Papasadahan and then sasabihin ko kung ano yung mga requirements. So ito yung isa sa mga pwedeng gawin ng mga estudyante natin na high school. Pwede silang magkaroon ng amino acid sequence from a certain protein which is tyramine receptor nga from rice weevil na wala pang crystal structure and then transform it using a program, yung homology modeling, para makita mo yung actual protein structure niya, yung folding, etc., etc. In this case, pwede na nating i-dock yung mga molecules natin na monoterpenes kung saan yung mga active site dyan sa protein na yan. So which brings me to the second type of computational chemistry, which is the molecular modeling. After ma-model natin, after natin makita yung protein structure, i-add natin isa-isa ito or i-deduct natin isa-isa itong mga compounds na ito dito sa protein structure and makukuha natin yung binding energy. So ano ba yung binding energy? Kapag sinabing binding energy, yan yung energy required para makabind doon sa
protein mo. So ibig sabihin, kapag nakabind ang isa dito sa mga, or lahat sila nakabind dito sa protein, or may ability to bind to the protein, may ability sila para ma-disrupt yung receptor na yon. So ibig sabihin, maapektuhan yung insekto kapag ka nag-bind. So in general, pag mababa ang binding energy, the more negative the binding energy, yun yung mas effective na insecticide or pesticide doon sa ating rice weevil. Kasi mababa lang yung energy requirement para mag-bind yung compound na ito dito sa protein natin and therefore disrupting the protein structure. So pag na-disrupt yung protein structure, madidisrupt din yung cellular and physiological response nung pest, which is the rice weevil. So ano ba yung requirements para makapaggawa kayo ng ganitong types of experiments? Of course, you should be adept to your organic chemistry, structures, basic structures, paano sila nagbe-behave, protein structures. Also, dapat maalam kayo talaga sa basic, kung ano man yung, kunwari ito, biochemistry kasi ito eh. So, dapat meron din kayong konting alam dun sa biochemistry. And also, dapat meron kayong training and guidance from an expert. Like say for example, yun nga sinabi ko sa inyo kanina, he's from UP Diliman, si Dr. Ricky Nelias. Actually, mag-o-open siya ng workshop for high school students for computational chemistry. I-announce namin yun sa page namin pag na-confirm ko na sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, i-open doon niya yung computational chemistry to senior high school students. So, we will be posting that on our website as soon as possible kapag nakuha ko na yung go signal ni sir. Do you have any additions to that, Kuya Jeff? Yun po. So siguro yung one particular aspect lang po kasi this might appear intimidating, no? And daunting kasi computational chemistry, baka akala niya po kailangan niyong matutunan yung super hardcore quantum chemistry or quantum physics. So if you're interested in research projects like this, what we encourage for you to do is to reach out to local experts po. So we do have computational experts in the Philippines po. Usually nasa major university sila, but you know, wag po kayong mahihiyang lumapit at mag-reach out sa kanila kasi these people are parts of institutions who have extension programs. So ano po ba yung extension program? So ibig sabihin po noon, they do have program outreach activities po to mentor and to help the high school sector po on how to perform and carry out research essentially. So sila din po yung pwede siguro mag-guide sa inyo ano ba yung mga basics na dapat niyong matutunan, paano siguro kayo i-guide kung paano gumamit ng mga software. So wag po kayong ma-intimidate magtumingin sa mga non-traditional areas like this. And gaya nga po na sinabi namin sa inyo, ito po for example, computational study, Marty introduced it to you na pwede niyo po siyang gamitin for research. Marami pa po kami, meron din po kami mga webinars that can actually, training programs within PhilSci Hub Research University where you can also explore some chemistry and molecular biology concepts. So we do have a webinar on data science rin po happening on April 3. So that's actually going to be delivered by one of the youngest experts in data science who's currently working as a professor in St. Luke's Medical Center. So yun po, watch out for those thing po, those activities po. So puno na po ang ating Saturdays for the month of April. At ito po talaga yung mga specific areas that you can actually work on. Sa April 27 naman po, we do have a foreign speaker who's actually an American and a professor in one of the leading medical universities here in the US. He's going to be talking about cancer genome analysis. So yun po, medyo I bet meron din po itong mga computational aspects. So attend lang po kayo dun sa mga webinars namin na yun. And you can find all those the information on how to register for those events on our website at saka po sa Facebook page namin. Okay, Marty. All right. So ito yung computational chemistry. Pinakita ko lang sa inyo in terms of entomology and plant diseases. Plant entomology. Pero marami talagang applications ang computational chemistry. Actually, ang computational chemistry ay ginagamit sa mga pharmaceutical companies. So halimbawa, kunwari, magdi-discover sila ng isang pharmaceutical drug, may target protein sila. Tapos
gagawa-gawa lang sila ng different types of molecules, tapos idadak nila, minsan hundreds, minsan thousands of molecules, tapos titingnan nila yung binding energy. So from, kunwari, nag-screen sila ng 100 molecules, titingnan nila kung alin yung magbabind dun sa protein of interest nila. Tapos, yung top 10% or top 10 hits, yun lang yung ipoproceed nila sa clinical trials or yun lang yung ipoproceed nila sa synthesis or and trials. So, nakakatipid actually ang mga practicing sa pharmaceutical companies because of computational chemistry. Kasi nagbibigay sila ng overview kung ano magiging behavior ng molecule mo when ito ay ikakabit dun sa protein of interest mo. Yes, Kuya Jeff? And actually, dito po sa Amerika, senior high level pa lang may mga gumagawa na ng computational studies. So, I would actually encourage po yung mga teachers if you can get yourself, if you can just like get like some basic training po on computational chemistry, it wouldn't hurt po our students if kung ma-involve sila sa ganitong klase ng pag-aaral in as early as at the high school level. And siguro ito one thing then, Marty, we can also perhaps like invite Kuya Ricky to deliver a training course din sa atin kasi meron rin mga college students na nagre-request on YouTube who are watching us right now. So yun po, siguro sometime in the May in the month of May we might be able to get a workshop scheduled or sometime po later this year. So watch out po for further announcements, but we're monitoring your messages po. Yes. Tapos ang sabi sa akin ni Sir Ricky, yung sa high school level daw okay na mag-stop sa molecular docking kasi hindi siya coding heavy. Ibig sabihin same lang yung code mo, iba-iba lang yung molecules. So irarun mo lang siya sa computer. Kailangan mo lang ng mabilis na internet at saka mabilis na computer. Yun yung kailangan mo na magkaroon ka. So kailangan may internet ka kasi kung wala kang internet, hindi mo mararun yung program. Tapos kailangan mo rin ng medyo mabilis na processor kasi kapag mabagal yung processor mo, matagal din mag-run yung program. And ito po, ito, just to highlight no, the value of computational chemistry rin naman. Kasi before po kasi mauso to yung mga computational modeling software. No, ang ginagawa po talaga ng mga scientists na kaparehas po namin, pupunta kami sa lab, tapos isi-screen namin ito yung enzyme, tapos ito yung molecule, tapos itingnan namin yung effect. Kung isipin po ninyo, kung isang scientist ay makakagawa lang po siguro ng 20 experiments in a day, mabagal pa rin po yun. But if you actually run computational chemistry studies, na maganda, first and foremost, maganda naman din po yung quality ng pagkakagawa, high quality yung result, ibig sabihin po nun, you're saving the scientists the time that they might end up like wasting working on candidates na hindi naman po talaga gagana. So ito po yung sinasabi namin na ang maganda po kasi talaga kapag gagawa kayo ng research at the high school level, get in touch and work with local universities. Yan po, may mga colleges po dyan, meron po dyan mga chemistry, physics, biology, molecular biology professors. And work with them, get their guidance po. Kasi more likely sila po yung local partners na mahahanap ninyo. Kami po may mga plano kaming mentorship program na gagawin. Nag-recruit po kami ng mga STEM practitioners sa bansa na hopefully po ma-pair up namin sa mga student groups para po mag-guide kayo sa research. No? Pero habang hindi pa po namin nagagawa yun at more likely po sa sobrang dami din naman po ng mga estudyante sa Pilipinas, mas maganda po sigurong ma-promote natin yung ganong culture of people engaging local experts. So hindi po kailangang mga scientists po na kaparehas namin na nasa abroad or yung mga nasa pinakamalalaking university po sa Pilipinas. So one thing that I would challenge for you all to do is to get to know your local experts. Sino ba yung mga professors dun sa mga local universities nyo? And huwag po kayong mahihiyang mag-reach out sa kanila. Yan, tama si Kuya Jeff. Actually, this computational research is a widely used tool sa lahat ng leading researches, may it be cancer, vaccine, pharmaceuticals, etc. Lahat gumagamit ng molecular docking and computational chemistry kasi mapapadali yung trabaho nila. This is a type of high throughput screening kasi yun yung sinasabi ni Kuya Jeff kanina. Trial and error kasi kapag wala pang computational chemistry, lahat itatry mo. Pero kapag may computational chemistry na 100 molecules at a time, pwede mo siyang isa lang
And then top 10, yun na lang yung magpo-proceed forward. Okay. And if you're curious po about high throughput experimentation, meron po kaming webinar last January on the design of experiment. So yun po, balikan niyo po yun, naka-record din po yun sa YouTube channel namin kung gusto niyo pong maintindihan itong mga terms na to. Paano ba yung high throughput screening? For example, kung limitado ang resources ninyo sa laboratory, pwede ba kayong gumamit ng computational software para i-identify po ano ba yung mga experiment na dapat niyo i-prioritize para makakuha pa rin kayo ng meaningful data kahit kakaunti ang inyong resources. Okay. So that brings me to my last topic. Medyo napahaba tayo sa CompuChem kasi medyo mahalaga talaga 'to eh. Actually, ito is magandang technology talaga tong CompuChem. Lalo na ngayon sa pandemic, kailangan yung gawin 'to. I mean, ito talaga yung option na pwede niyong gawin na hindi naman ganun kahirap. Kailangan niyo lang talaga ng internet at saka ng maganda medyo maayos na laptop.